Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo natin WA. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at question sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque! Mapagpalang araw, Pilipinas! Ako po si Romeo Matak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman pong muli tayo sa isa namang episode ng Presby with Love, kung saan ilalahad ng ating butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayun din tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapalawak, pagpapaganda ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ay sabayan ng sumasing papawid sa DZNS FM 94.1 Radyo Kamalindig at Radyo natin Buwak 105.7 FM. Napapanood na rin po tayo sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo sa mga tahanan ng ating mga kababayan sa Bayan ng Buwak, Bayan ng Mugpog, at Bayan ng Gasan. Kagaya po ng palaging binabanggit ng ating gobernador, maaari po kayo makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at question para sa mahal nating gobernador. Gamit po ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan naman ng pagpapadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Tayo po ay live na rin ngayon sa social media platform ng atin pong mahal na gobernador, Governor Presby Velasco, gayon din po sa Marinduque Police Provincial Office Facebook page, dahil mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating programa ay makakapiling po natin ang bagong-bagong officer in charge, provincial director ng Marinduque Police Provincial Office. Ang tabayanan at ipapakilala po natin yan sa publiko. Mga kababayan, narito na po ang ating napakasipag na ama ng lalawigan, Governor Presby. Magandang araw po at welcome back po sa ating programa. Magandang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kababayan. Salamat po sa pagtangkilik ng ating programa, Presby with Love. As usual po ay kasama po dito sa programa ang ating speaker, Lord Alan Velasco. At salamat po sa mga nanonood dito sa Lucky 7 Channel 3. At marinito tayo sa Radyo Kamalindig. At andyan po ang, as usual, ang ating madaling na DJ Yash. Ano po? At makisali ang ating mga taga-Binabista sa ating programa.
mag-text po kayo para po malaman ang inyong mga hilingin o yung mga problema na pwede po natin bigyan ng solusyon. At narinig din po tayo sa radio natin ba? So, nandito na naman po tayo at tayo po ay mag-usap, mag-ilat at magsabi ng problema. At nandito naman po ang inyong gobernador, Press B. At as usual, Press B with love. At ang sinasabi po natin, ang kayo'y magbigyan ng magandang servisyo ay aking katungkulan at kaligayahan. Tunay nga po ano na sa ating mga kababayan, talagang ramdam na ramdam at kitang-kita ko po kung paano magserbisyo at maglingkod ang ating gobernador para po sa ating mga kababayan. Kaya naman, unahin na po natin, Governor, ano po yung update po ninyo natin dito po sa COVID-19 situation sa lalawigan. Ano po ang latest status dito, Governor? Patuloy pa rin yung tumataas itong hauhan sa atin at ito nga pong as of January 19, ano mga kababayan, ay may total number of cases na po tayo ng 3,966, ano po? Pero ito naman po ay binilang simula pa po noong Marso 2020. Ang naging problema po ay noong isang linggo po ay kung mga palagay niyo po mga 280 po yung total na infected persons at magkasama po dyan yung base sa RT-PCR at antigen. Eh, ngayon po ay umabot na po ito ng mga 334. Ano po? So, yung active cases po natin ay sumipa ng mga 155 na po as of January 19. Na dati naman po ay may gita mga 80 lang po ito. So, medyo malaki po ang ating tinaas. Ano po? At dito naman, yun po yung nakabase doon sa RT-PCR ng mga test results. Ano po? At dito naman po sa antigen test results ay nagkaroon po tayo ng 179 na infected na mga bagong cases. So may total po na 334 at medyo po high risk na po yan ang sabi po dun sa report ng PHO na talaga pong medyo halos critical po ang ating situation. So, hindi po maganda yan. Kaya nga po, tinitingnan natin mabuti kung paano natin mapapatigil itong pagtaas. At medyo may mga regulasyon na po tayo na in-impose. Ano po? Pero bigay ko muna sa inyo yung breakdown itong ating nakabase po, mga kababayan, sa resulta ng RT-PCR. Ang buwak po ang pinakamarami na may 80 na active cases base po sa RT-PCR test results. Ano po? At ito pong Ligasan ay may 23, yung Bulabista po ay may 21, yung Torrijos ay may 19 po, at Mogpog ay 9, at Santa Cruz po ay may 3. Ayan po ang ating a breakdown ng kabuuan na 155 na positive cases base po sa RT-PCR. Ano po? At yun naman pong base doon sa antigen test results na nag-positive. May binabista rin po ang pinakamarami na may 52. At itong Mugpong po ay merong 36. Santa Cruz po ay may 31. Ano po? Torrijos ay may 29, Gasan po ay may 21, at Bilabisa po ay may 10. So, medyo hindi po maganda yung sitwasyon. At nakikita po natin na malamang po ito ay Omicron variant na. Ano po? Kaya nga po, kailangan tutukan natin itong hawahan. At tingnan naman po natin yung vaccination, ano po?
At nakita po natin na yung vaccinated po na A1 ay halos 96% na po yan. Okay po yan. Yan po yung mga frontline healthcare workers sa facilities. Ano po? At kukunti na lang po yan. Meron pang mga 3%. Eh, sana naman po ay magpabakuna na po yung ating mga natitirang 3% na yon. Dahil kayo po yung nasa facilities at medyo po mabilis yung hawahan. Ano po? At dito sa A2 ay mga senior citizens po yan, ay 55% pa lang po ang ating nababakunahan. Kaya po mga katribo, mga senior citizens na 45% pa po yan, ay may 12,000 pa po ng mga senior citizens na hindi nagpapabakuna. Kaya po hindi po ito maganda at kailangan nyo po yung proteksyon. Kaya po yung pagliligid ko po dito sa mga barangay dahil namimigay po tayo ng tulong sa mga senior citizens, eh yun nga po ang palagi natin sinasabi, magpabakuna na po. Ano po? At dito naman po sa April, may mga comorbidities ay halos 94% na po ang nabakunahan. Konti na lang po 6%, pero yung 1,363 po ay kailangan naman po magbakuna na rin dahil meron po kayo talaga mga kapansanan. Ano po? Doon naman sa A4 po ay 74% po yung nababakunahan. Ito po yung mga essential workers. Kasama po dyan yung mga uniform personnel. Eh, may 25% pa po tayong hindi pa nababakunahan. So, mga 9,000 pa po yun. So, tayo po ay mga responsable namang mga public servants. So, magpabakuna na po tayo para naman sa protection mo rin. Dito po sa mga E5, yung mga indigest, ay po konti pa po ito, ano? 28% pa lang po ang nababakunahan. At tinatawagan natin itong ating mga kababayan sa A5 na po, yung medyo nahihirapan mo sa buhay, ay meron pa pong 30,000 na hindi pa po nababakunahan. So, nananawagan din po ako sa inyo na dapat po kayong magpabakuna na. Ano po? At mahirap po yan eh. Lalo po pag tayo nagkasakit, eh napakahirap po talagang magdamutan at kayo hindi rin makakapagtrabaho. Pero yun po yun, eh 30,000 pa po dun sa category A5. Ano ho? At yun naman ho, the rest of the adult population ay 84% na. No? So maganda ho naman yung natitira pa nating tinatawag na ROAP. Ano ho? At ito namang the rest of the pediatric population, yung po yung mga may kabataan, ay magagaling po itong ating mga may kabataan, ano po, mga 12 years old pa hanggang 17. At yung mga young people ay 84%. Mabuti pa po itong mga kabataan ay talagang masisipag at nakikita po nila yung value ng ating pong vaccination. Ano po? So, yun naman po, naka-booster shots ay may 18,000 na po. So, pag panahon na pong mag-booster shot, ay kailangan na po tayong mag-booster shot. Ano po? So, balik po tayo dito sa ating nakita na hawahan. Ay nakikita po natin na talagang malakas po ang hawahan. Kaya po, tayo po ay magpabakuna na. At marami na pong mga restrictions na pinapataw mga kababayan, ano ha? Sa bagay nyo, yung no vaccination, no ride ay sa NCR pa lang. Pero meron po tayong direktiba na policy po ng government yan at tinatawagan po yung mga local governments na mag-impose po ng mga ganyang regulasyon. At ito po ay may kahirapan para po sa mga unvaccinated. Ano ho? Yung no vaccination, no ride ay sa NCR pa lang ho. Pero depende ho sa ating mga sangguniang bayan, ang bawat bayan dyan sa ating lalawigan. Kung mag-i-impose sila dyan ng no vaccination, no ride sa mga sasakyan. At medyo maalingas-ngas ho yan. Ano ho? Pero binibigay po natin sa mga municipal governments kay mayor at sangguniang bayan ang paglagay ng ganyang
mga restriction. At meron din hong vaccination na no labas ng bahay. Medyo nakikita nyo, napakadami ho talaga ng disadvantages ho ng mga hindi bakunado. Ano? Mahirap po mga kababayan sa magpabakuna na ho. Meron pa rin ho talaga dyan yung vaccination, no entry. Yan ho yung doon sa mga indoor na establishmento, mga tindahan, grocery, drugstore, mga restaurant. Ayan ho. Eventually ho, mga babayan, ay kayo ay mahihirapan dito dahil talaga hong marami kayong bagay na gustong gawin na hindi magagawa. So, dahil nga ho sa pagtaas, mga babayan, ay nag-issue tayo ng EO2-2020. Ano ho? At dahil nga ito ay nag-amienda ho nung Executive Order 01-2020, dahil nga po yung ating level na ginamit doon sa EO1-2022 ay alert level 2 lang. Ano? Naglabas ho itong IATF ng regulasyon na alert level 3 na tayo. So, nilabas ko ho yung Executive Order 2-2022. At nakalagay ho doon na alert level 3 ho tayo simula ho dito sa January 16, ano ho, hanggang January 31. Ganyan ho ang nangyari ngayon. Alert level 3 na ho tayo. So, doon ho sa mga OFWs at returning overseas Filipinos, yan po ay kung natapos na po yung quarantine na nire-require ng IATF sa kanila, kailangan po ay makapasok po itong OFWs o returning overseas Filipinos within 3 days ho from the date of the last day of the quarantine. Ano ho? Ayan. So, pag yung lumakpas ho kayo dyan, yung mga OFWs at ROFs ay kailangan na ho mag-RT-PCR or antigen test at dalhin niyo ho yung certificate bago ho kayo pumasok. Ano? So, dito naman ho sa ating mga non-residents ay ito pong mga fully vaccinated apors, no ho, na galing sa labas ay kailangan lang ho yung travel coordination permit na kukunin po dito sa ating travel permit unit ng provincial government at government ID. Ano ho? Yung partially vaccinated at unvaccinated na apors at yung hong non-apors, whether fully vaccinated or partially or unvaccinated, ay kailangan mong kumuha ng travel coordination permit. Ano ho? Tapos kailangan mo silang mag-antigen or RT-PCR bago pumasok. Ano ho? So, linawin lang ho natin yon, yung fully vaccinated apors lang ho na galing sa labas ang hindi na kailangang mag-antigen. No? Ayan. Or RT-PCR. At pero ho yung partially or unvaccinated apors, ano ho, at yung non-apors, whether fully vaccinated or partially or unvaccinated, ay kailangan mong kumuha ng TCP at yung kanilang antigen test or RT-PCR test, ano ho, dahil sa sobrang ho ang hawan ngayon at nakita po natin sa mga datos na meron po nakakapasok ng mga carriers ay naghihigpit po tayo sa border control ulit. Ano? At doon sa mga residents naman ho ay kung fully vaccinated ay kailangan lang ho yung ating vaccination certificate at saka yung provincial ID or barangay certificate of residency ay okay na ho yun. Pero yung partially vaccinated or unvaccinated na residents ho ay kailangan pa rin kumuha ng TCP at kailangan din ho yung kanilang provincial ID paglalabas. Ano ho? So, ganun ho ang ating mga residents na hindi ho vaccinated ay pagbalik ho niyan ay
lumakpas ho kayo ng 3 days, ay kailangan na ho kayo mag-antigen test. Ano ho? Yan ho ang ating regulasyon. Doon naman ho sa mga unvaccinated na mga door-to-door drivers or drivers ng door-to-door vans, yan ho ay kailangan kayo mag-antigen test. Ano ho? At ang validity ho niyan ay 2 weeks na ulit dahil nga po sa mataas na hawahan dito sa ating lalawigan. Yung mga pasahero po ng door-to-door vans ay 6 a.m. to 3 p.m. lang ho kayo pwedeng pumasok. Ano ho? At dahil yung alert level 3 ay marami ho tayong mga prohibited activities. Ano ho? Yung face-to-face classes ho sa basic education ay bawal ho yan. Yung contact sports ho ay pinagbawal ulit. Yung mga fun fairs, ferias, kid amusement industries, bawal ho ulit. Yung mga venues ho na may live voice, yung mga concert, karaoke bars, bawal ho yan. Yung casinos, horse racing, at ito ho, yung cockfighting at yung operation of cockpits, ano ho, ay pinagbawal ho ulit yan. Dahil ho nung ho, aking iuna-una ay inalaw ko na sana ho yan, provided ina-approve ng municipal government, ano ho. E so ngayon ho, pinagbawal na naman yung cockfighting at saka yung cockfighting inside the cockpit. Ay bawal na ho yan ngayon sa alert level 3. At yung gathering ho sa mga residents na hindi ho kasama sa same household, bawal na naman ho yun. So yan ho ang ating mga issuances sa under EO2-2022. Ano ho? So tandaan nyo lang ho, yung fully vaccinated apors lang ho ang hindi kailangan mag-antigen. Yung mga partially or unvaccinated na apors at yung ating non-apors, lahat ho yan, ay kailangan hong mag-antigen or RT-PCR kung galing ho sa labas, yung mga non-residents. Ano ho? So tayo ho ay humihingi ng pangunawa dahil nga po sobrang tinaas ng ating infection. Tayo critical na daw ho ayon sa IATF ay level 3 na po tayo. Oo. Apo, Governor, meron pong tanong ano nais linawin ang atin pong kasama sa media mula po sa radyo natin Buwak, si Miss Ana Maria Arcilia. Governor, paano po yung hindi makakakuha ng clearance para sa vaccine pero kailangang magtrabaho, ano po ang mainam na solusyon para po sa kanila? Eh, yung pong ating mga hindi walang vaccine ho ay may issue ho dyan eh, no, ho? At ang sinasabi ho ay kailangan daw ho mag-vaccinate na ho yung ating mga nagtatrabaho. At kung hindi daw ho ay kayo yung kailangan mag-pa-antigen at sagot yun daw ho yun. So ganyan ho yung regulasyon ng IATF. Yun nga lang ho, kung meron naman hong mabigat na dahilan, ano ho, ay kailangan hong magsabi ho kayo dyan sa inyong employer at sabihin nyo na bawal ho sa religion nyo yun. Yun eh valid excuse ho yun at hindi ho kayo pwedeng pwersahin na magpabakuna, ano ho. At yun naman hong may mga sakit din. Paliwanag nyo ho doon sa employer nyo at kumuha ho kayo ng certificate sa inyong doktor na meron ho kayong sakit. Kaya naman ho justified yung hindi nyo pagbabakuna. Pero muli po nililinaw po natin ano, Governor, na yung no vax no ride policy ay sa Metro Manila o sa ilang mga probinsya at yan po hindi pa ini-implement dito po sa ating lalawigan, Governor. Hindi pa po yan at medyo komplikado nga po yung nangyari at marami pong mga diskusyon at marami pong nagalit po yata doon sa mga hindi makasakay. Ay hindi pa naman po applicable po yan at pinapag-aralan pong mabuti yan ng ating mga AGUs. Although policy po ng national government na tignan ng ating mga municipal governments kung pwede nilang i-impose yan. Ingat-ingat po tayo dyan dahil nga po doon sa DOTR na order
ay meron din naman po mga exceptions katulad po nung nabanggit ko ay pwede naman pong exempted yun, yung mga ganun na mga essential workers. Ano ho? So yung pag i-implement lang ho, nagkakaproblema. Sa ngayon ho, hindi pa naman ho natin ini-implement. Opo. At maliban po dyan, Governor, ano ay of course isa rin po sa tinututukan ninyo at tinututukan po ng ating pamahalaang panlalawigan dahil importante talaga na maayos so ang ating lagay ng ating pong Marinduque Provincial Hospital. Ano po, Governor, yung latest update na ginagawa po ninyo para dito? Well, alam niyo nga po, last year po ay umupo po kami ni Speaker Lord Alan Velasco kay Secretary Francisco Duque Duterte ng DOH. At nakakatuwa nga po ay pinatawag niya po yung mga undersecretary niya at saka yung mga director niya po patungkol po dito sa ating hospital. At alam naman po natin na talaga po yan ay tinututukan mabuti ng ating speaker at ng inyong governor. Ano po? Ito po ang resulta ay nakakuha po tayo ng napakalaking halaga para sa 2022. At ito po ay ating pong patungkol sa implementasyon ng ating paglipat mula level 1 papuntang level 2. Ano po? Yan po ang gusto natin dahil po ayaw po natin ang ating mga kababayan ay lumilipat pa po sa kabilang ibayo para magpagamot. Ano po? So napaka-crucial po at napaka-importante po nitong ating maging level 2. At ito nga ho, napakalaki ng halaga po nating nakuha. At alam niyo naman po ang ating ating speaker at inyong governor ay talaga po namang medyo konektado po tayo sa mga ahensya at binibigyan po tayo ng malaking konsiderasyon. Kaya nga po yung 421 million plus po ay ito po ay para sa infrastructure. Ano po? At magtatayo po ng building at aayusin pa po lalo yung mga department sa ating provincial hospital para po tayo ay ma-improve at maging level 2. Ano po? At doon naman po sa equipment ay nakakuha po tayo ng napakalaking halaga na 154 million. Ano po? Talaga pong ito ay kailangan para po tayo maging level 2. Although of course, alam niyo naman po ang ginawa ng inyong gobernador at ni Speaker Lord. Ay nung umpisa pa lang po, ay nakakuha na po tayo ng ating concessionaire at dami na po mga equipment ang dinala na libre naman po ito. Ho. Hindi po tayo gumasta mga kababayan dito. At yan nga po yung mga bagong equipment ng laboratory, yung ating x-ray po na lumang-luma na ay naging modern po at digital x-ray na po. Yung ating pong 32 million na 42 slice na CT scan, no? Ay nakuha natin yan kahit o 5 ay hindi po tayo gumasta. Tapos po ay ito pong ating mga ultrasound, ito pong ating mga 2D echo, mga ECG, yan po ay nakakuha lang tayo. Yung pong 8 dialysis machine ay meron na po tayo dyan. Nidagdag lang ako yung Rotary Club of Marinduque North. At iniintay na lang po yung ating lisensya. So yung ating mong molecular lab ay donation lang po yan ng Ayala Corporation. So yan po, dami po na ating po mga bagong equipment. Pero ito po yung napaka-importante itong nakuha po nating 580 million. Ano po? Na uumpisa na po at dumating na nga po yung ating mga consultant dyan at tinignan na po yung ating gagawin na improvement and development po ng ating provincial hospital para po ito ay maging level 2. Ano ho? At marami pa pong nakuha tayo dyan at nakakuha po pa tayo ng 25.5 million pesos. Ano ho? At ito po yung mga barangay health stations na ating ini-improve at ito po yung mga located doon sa cluster na barangays para po makatulong. Meron po tayong mga improvement po ng Duyay Barangay Health Station, ng Poktoy, ng Pulong Parang, ng Tamayo,
At meron po tayong 6 million na nakuha para po dito sa ating Santa Cruz RHU. Ano ho? At equipment at infra po yan para po mapaayos yung RHU, nakatulong po ng ating Santa Cruz District Hospital. At meron din po doon sa RHU Unit 2, ano ho? Na 6 million din. Maglalagay po po tayo ng Ardao Super Health Center na 11.5 million equipment at infra, ano po. So, meron pa rin po tayong nakuha 25 million na para pong isang building na malaki para po sa TTMF, ano po. So, ito po yung ating mga nakuha at ginagawa. So, alam niyo po, hindi po tayo titigil hanggat hindi po maayos itong ating mga health facilities at maging level 2. At tayong po pangako natin sa ating mga babayan ay importante po kayo, importante po ang buhay niyo, importante po ang kalusugan, kaya po importante maging level 2 at dito na po ang gamutan. Ayan po. Alright, at Governor, ito naman pong may kaugnayan din ano po dun sa mga infrastructure project po ninyo. Katuwang po si Speaker, ano po, diretso na po kayo, Governor, dun sa mga upgrade na ginagawa nyo po para sa ating pamahalaan. Well, alam nyo po, nung Lunes po ay nag-meeting po tayo sa DPWH at ayan po sa Memorao pa yun at diniscuss po natin yung Balogo Port, ano po. At meron po tayong nakuhang 3 million dyan para po sa development ng Balogo Port na magiging plano po natin international port. At dyan nga po ay i-develop yan para po makapagtanggap tayo ng mga barko ng mga turista o mga cruise ships. Ano po? At napakalaking tulong po ito sa ating tourism. Kailangan po natin madala po itong ating pong mga turista. Kung hindi po ay mahirapan po tayong kumita, mahina po ang revenues dito sa ating lalawigan dahil yan po pinaka major source ng ating revenues. Ano ho? At doon sa meeting din po yun ay discuss din po natin ay itong ating airport sa Gasan. At meron ho yung pondo na inumpisahan ho ang expansion at improvement ho, para ho tayo makapag-accept ng mga regional flights. At ang purpose ho dyan ay direct flight na ho ang ating mga tourists dito sa ating Gasan Airport. At in addition ho ay para sa 2022 ho, nakakuha rin ho tayo ng 300 million. At ang gagawin ho dyan ay yung expansion ho ay doon sa bandang area ng dagat. At doon ho tayo magre-reclaim. At dyan ho tayo maglalagay ng extension ng ating runway. Ano ho? So yan po ay ibibuilding na rin ho kaagad. At sa nakikita nyo ho ay napakahirap po kasi na yung turista ay pupunta pa sa Maynila. Mag-overnight pa ho yung turista sa hotel. Tapos ho ay ano pa ho tayo dito sa domestic flight ulit. Eh kaya ho ay pumunta ng turista sa atin. Eh, napakahirap naman mo mag-overland dyan at sasakay pa ng Roro. Eh, 7 oras ko yung biyahe. At hindi pa naman mo masyado talagang medyo class A na ho yung ating mga Roro. Ho. So, yan ho ang ating mga ginagawa. Yung dredging ho ay diniscuss din ho namin. At napaka-importante ho kasi itong Buak River at itong Mugpog River. At may 3 pa hong rivers na may mga propones na ho. At iniintay na lang ho natin yung approval ng master plan, mga kababayan. Ano ho? At uumpisan na rin ho yung dredging at yan naman po ay talagang kailangan gawin dahil nga po ay nagpa-flooding ho tayo masyado at napakahirap. So lahat po itong mga bagay na ito ay para po sa pag-unlad ng ating lalawigan. At ito pong Balogo International Port, Gasan Airport po, ay talaga naman pong ating tinututukan para po tayo ay umulad na. Opo, maliban po dyan, Governor, atin din pong tinututukan, ano po, ito po namang may kaugnayan doon sa sinasabi po ninyo na MARES. Ano po ba itong MARES, Governor, o itong Marinduque Economic Zone?
Well, nabanggit ko na nga po na ang tangi po nating magpapakitaan ay ito pong tourism industry. So, ito naman hong ating proposal ni Speaker Lord Alan Velasco, yung MARES po ay Marinduque Economic Zone, ano ho, ay patungkulo ito sa pagbibigay po ng mga hanap buhay sa ating pong mga kababayan. Ano po, ito po ay nasa Santa Cruz at ito po ay nagdaan na po sa House at nandiyan na po sa Senate. Ano po, at sa katunayan nga po ay nag-hearing po kami nung January 10 at nitong January 17 ay nag-hearing na naman po kami. At yan po ay chairperson po dyan ay si Senator Amy Marcos. At nandun po, dinidiscuss pong mabuti itong MARES, ano po yung economic zone. At hindi lang naman po yung sa Marinduque po yung itatayo. Meron din pong mga itatayo sa mga iba-ibang mga lalawigan. Ano ho? So, ang nangyari po sa hearing ay isasubmit na ho ito sa plenary. At nasisiguro ko po na ma-approve po ito. Ano po? At dyan po sa economic zone ay dyan po tayo maglalagay ng mga pabrika ng mga investors, mga call centers, BPO, yung ating pong mga facilities para sa tourism ay nandyan din po. So, napakaganda po nitong economic zone at makikita po natin na talaga makakatulong po ito ng malaki sa ating mga kababayan. Ano po? So, ganyan po ang sitwasyon at i-update po natin kayo sa mga darating na araw. Opo, magandang balita po yan. Ano, at least habang nandito po tayo sa pandemya, dire-diretso din po naman yung ginagawa po natin na development dahil hindi po yan dapat tumigil. Governor, ano, sa kabila po ng dalawang taon na nating nararanasan na pandemya, dapat talagang umusad na rin ang ekonomiya po ng probinsya. Well, kami naman po ay hindi tumitigil kahit po may pandemya. Ano po, at alam po naman natin na mawawala rin yan, matatalo rin yan, at, pero hindi po tayo kailangang stagnant. Kailangan pong tuloy-tuloy yung ating mga ginagawang development para po pag nagapin na pong tuluyan niya ang ating COVID, ay nakaready na po tayo na para po tayo ay patungo na po sa pag-unlad. Apo, Governor, maliban po dyan sa mga programa po na yan na pang-imprastruktura, talagang tinututukan din po ninyo ni Speaker at kayo po, Governor. Ano, ito naman po sa ating mga, ito pong mga kababayan natin na mga magsasaka. At kamakailan nga ni po, Governor, ay namigay po ang Department of Agriculture ng halagang 5,000 pesos para po sa ating mga kapatid na mga magsasaka. Subalit may mga ilan po, Governor, na nagtatanong, bakit daw po hindi sila napasama at bakit hindi daw po sila nabigyan? Sayang daw po yung 5,000 piso. Well, alam niyo po yung nangyari dyan, mga kababayan, ay yan po ay resulta nung sa rice tarification law na inalaw po yung importation ng bigas ng ating gobyerno at yung mga tax po na makukuha ay nilalagay po sa isang pondo, isang trust fund. At dyan naman po kumukuha ng mga pang-suporta sa ating mga magsasaka. At meron pong pondo rin yan na para po doon sa mga naapektuhan itong pag-import po ng bigas mula sa ibang bansa, ay nagbibigay po niyang ganyang assistance na yan, ano, sa ating mga magsasaka. Nakapagbigay ho halos ng mga 1,916 ano po na ating mga kababayan, pero yung iba po ay hindi po nagpalista. Ayun po ang problema at palagi po natin sinasabi sa ating mga kababayan na para po makatanggap ng benepisyo ay kailangan po kayo magpalista. At yan dyan po binabase kasi ng Department of Agriculture yung kanilang bibigyan ng benepisyo. Sa totoo nga ho, ay ang Marinduque ay hindi naman ho talaga dapat mabigyan itong ating pondo na assistance para po sa mga magsasaka patungkol nga po sa rice tarification law. Pero dahil nga po ay
ay nandiyan naman po si Speaker Lord Alan Velasco at nandiyan din po ang inyong gobernador na pambansang pangulo po ng ating mga gobernador. 81 governors po ay at kasama din naman po tayo diyan sa National Agriculture and Fisheries Council. Ano, ay kilala naman po tayo ni Secretary William Dar, kaya po tayo nabigyan ng mga ilang milyon na yan. Kaya alam po, sa tingin ko po ay hindi po nagpa-register po yung mga ibang ating mga magsasaka dyan po sa registry system for basic sector in agriculture. Ganyan po yun. So, tatandaan niyo po mga babayan, ulitin ko, para po kayo makapag-avail sa mga benepisyo sa ating mga departamento o ahensya po ng gobyerno, ay kailangan po kayo magparehistro. Katulad po sa Philippine Coconut Authority, mga coconut farmers at mga naglulukad, parehistro po kayo doon para kayo mabiyayaan. Ganyan po ang ating proseso. So, nibali po kayong pinapalista ko rin po yung mga hindi nabigyan na hindi nakarehistro. At hihiling pa po tayo ng pondo kay Secretary Dar. At tingnan po natin kung may mabibigyan pa po ito. At palagay ko naman kung may natitira pa pong pondo ay makukuha po natin dito sa mga magsasaka na hindi nabigyan. Opo, at sinisiguro naman po ng ating ama ng lalawigan at na ni Speaker na ginagawa po nila lahat ng magagawang paraan ano po para mabigyan po yung mga dapat mabigyan, lalong-lalo na po yung mga lubos na nangangailangan nating mga kababayan. That I assure para sa ating mga kababayan. Okay, nako, tayo po mga kababayan ay pansamantalang mag-commercial break ano po, at sa pagpapatuloy po mamaya sa ikalawang bahagi ng atin pong programa ay atin naman pong makakapanayam at makakasama po live na live nandito na po sa studio ang atin pong OIC Provincial Director, si Police Colonel Christopher Dominguez Melchor ng Marinduque Police Provincial Office. Diyan lamang po kayo mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalaala. Kailangang magpabakuna. Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay maiiwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay maiiwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Bida Vaccination! Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Bwa. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. At muli po tayo nagbabalik sa atin pong espesyal na programa. Ito po ang Presby with Love. Dahil nakakapiling po natin dito si Governor Presbytero Velasco Jr. mismo. And of course, ang atin pong speaker, Lord Alan Velasco. Napakahalaga po ng ganitong mga pagkakataon. Dahil ang atin gobernador mismo ang nagbibigay ng ulat. At sa kanya pong mga labi mismo nyo naririnig ang mga update po sa ating pamahalaang panlalawigan. At kagaya po ng aming tinuran, ano po sinabi kanina, ay aba, nandito po live na live, alive and kicking, ang atin pong bagong-bagong officer in charge. Aba, eh, napakasigasig. At natutuwa po tayo dahil binisita po mismo tayo dito sa ating studio. Parang si Richard Gomez po pala ito, ano, Gob? Ang atin pong Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, Police Colonel Christopher Dominguez Melchor. Hi sir, welcome po sa Presby with Love. Good morning po. Magandang araw po. Bago po ang lahat, binabati ko po si ang mahal nating governor na si Honorable Presby Velasco Jr. at Romy, Romeo, sir, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng radyo dito po sa himpilan ng programang Presby with Love. Sa lahat po ng kapulisan at mamamayan po ng Marinduque, magandang araw po sa inyong lahat. At ako'y isang karangalan po na ako'y maimbita para sumama po sa inyong programa. Salamat po. Opo, at sa lahat po ng ating mga magigiting na mga kapulisan na nakatutok po ngayon dito sa ating programa, sabi nga po ay snappy salute po ang aming ipinararating sa inyo. Opo, Colonel, kailan po ba kayo officially nag-assume as our newly provincial director dito po sa Marinduque? Actually, na-implement yung order ko last December 30. Then, nag-turnover of command muna ako sa Aviation Security Group, sa bagong hepe din doon. Then, January 15, officially, nag-celebrate po kami ng assumption para umupo na po na as acting provincial director po ng Marinduque Police Provincial Office para i-lead yung Morion Cups dito po sa ating lalawigan. Apo, PD, nabanggit nyo ano, kanina habang nag-uusap tayo, ito yung unang pagkakataon na kayo po ay na-assign at nabigyan ng, sabi nga po, ay naatasan sa inyong mga balikat para panghawakan at pamunuan ang isang ang lalawigan na kaparehas po ng Marinduque.
So nung pumunta po kayo, anong nag-assume po kayo as our provincial director, kumusta po yung naging pagtingin niyo po ninyo o pag yung assessment na ginawa po ninyo dito po sa Marinduque Police Provincial Office? Umpisa pa lang sa Pantalan, na feel ko na na at home ako dito sa Lalawigan. Yung hospitality ng mga tropa natin, ng mga pulis, kahit madaling araw na ako, 2 a.m. ng madaling araw ako dumating dito, sinundo pa rin ako sa Pantalan to make sure na makarating talaga ako doon sa provincial office namin sa dito po, sa Marinduque po. Apo, Governor, meron po kayong nais na ipahayag, ipaabot, i-welcome? Though I understand nagkaroon na po kayo ng official courtesy call sa inyo, si PD. Go ahead po, Governor. Well, talaga pong welcome na welcome po ang ating bagong provincial director, si Sir Christopher Melchor. At nagkausap po kami ng mga ilang mga sandali rin po at maganda naman po yung aming napag-usapan at nabanggit ko nga po na ang ating pong adhikain ay maging talagang kilalang safest province or place in the Philippines at nasabi ko na rin po yung ating status na drug-cleared province, no? At insurgency-free province pa rin, ano ho? Bihira po yung ganyang merong status, ano ho? At yan po ay tinitingnan mabuti ng ating mga turista at mga investor. So, matanong natin kay PD Colonel Melchor kung ano ba yung mga nakikita niya so far, although alam po natin na medyo mga ilang araw pa lang po siya nag-assume. Pero dito po in a very short period of time na nagsimula po siya at nag-supervise po ay ano ba yung makikita natin na PD na yung mga gagawing estratehiya para lalo nating ma-maintain, ano, itong ating insurgency-free status at itong drug-cleared province at second safest province in the Philippines. Ano ba ang iyong mga pananaw dyan at ano yung mga possible na mga measures na iyong magagawa? Opo, sir. Governor po, thank you po sa ano. Bali, ang nakita ko pong challenges po ngayon na pagdating ko po, briniping na rin po ako ng mga provincial staff ko sa headquarters. Ang challenges po talaga na aking nakita po base sa aking assessment is yung number one pa rin po yung COVID-19 pandemic po natin. And secondly, sir, yung itong nalalapit po na national election, local election 2022. At of course, sir, nabanggit nyo naman na po yung ISO pre natin na gusto ko pong enhance pa para siguradong safest talaga po sa buong Pilipinas po, magiging number one na po tayo. Sa drugs naman po is may mga measures po kaming ginagawa para ma-maintain po natin yung drug-free din po sa Lalawigan. Balik lang po ako dun sa COVID-19 po, Governor Sir, at malaki pong aking maitutulong kasi nung itong previous na 120 anniversary po ng PNP, isa po ako sa na-awardan regarding po sa COVID-19 mitigation. Buong Pilipinas po yon. So, malaki pong ma-share ko po para sa mitigation, prevention, saka isolation po ng COVID-19 po sa ating Lalawigan, sir. Maganda yung sinabi mo, ano, Colonel, at nabanggit po nga kanina na medyo
surge talaga ito, no? At hindi man natin maaalis na meron po tayong mga kababayan na mukhang nakakalimutan po yung pagsunod dito sa ating mga IATF resolutions at itong ating mga executive orders ng governor at pati po yung ating ordinansya ng mga municipal governance sa patungkol po dito sa COVID. Ano? So nakikita po natin na importante yung role nyo po, PD, dito sa laban na ito. At dahil kung marami pa rin magpapabaya at hindi sumusunod dito sa minimum public health standards, ano, ay hindi po natin mapipigil kaagad itong pagtaas ng hawahan at mahirap din humaibaba kaagad. So ang ating layunin po ay maibaba ito at dyan na po natin makikita yung tulong na may bibigay ng ating PNP Marinduque dahil ito po yung it's all a matter of enforcement. Ano ho? At kailangan patuparin lang natin itong ating mga kumbayan sa mga IATF resolutions at ating mga orders and ordinances. Ano ba ang tingin mo dyan kaya, PD, na nakikita po namin kasi na lumalabas na hawahan ay yung po doon sa mga workplaces, yung din sa mga pumupunta sa mga business establishments, at dito rin po doon sa mismo sa loob ng mga bahay ho ay hindi rin ho tumutupad yung iba sa ating health protocols, nandiyan naman ho yung hawahan. So ano kaya ay mai-recommend mo, Colonel, para mapaigting natin tong enforcement ng mga ating mga resolutions and executive orders and ordinances sa patungkol sa COVID-19? Yes, thank you po, Governor po. Timely naman po kasi after po ng first quarter meeting natin kanina, verbal instruction na po ako sa mga chief of police natin lahat dito sa Marinduque to include po yung mobile force po natin na i-strict, i-implement yung IATF, yung mga minimum health protocol natin. Then, bawat station po natin ngayon is mayroon po tayo yung COVID marshals po. Ito po yung magpapatupad po ng social distancing, yung magsisita po ng hindi nagpe-face mask. Yung mga jeepney rin po, sinabihan na rin na po natin na yung capacity lang po ng mga jeepney ang ano po. Kasama rin po siyo, sa amin yung mga support unit namin, yung especially yung highway patrol, imimit ko sila bukas para sa kung anong maitulong nila sa minimum health protocol po natin na ano po. Plus po, nakausap ko na rin po yung mga chief of police natin na mag-issue po ng OBR, yung kung sino nag-violate ng ano, dapat mabigyan po ng ticket para magtanda po yung matitigas po ang ulo. Ang maganda po yan, Colonel. Pero isa po palang hihingan namin ng tulong ay yung ating pong mga measures patungkol po dito sa ASF. Ano po? At alam niyo po ay napasukan tayo ng ASF virus at ang mga regulasyon ho ng ating Bureau of Animal Industry ay kailangan ho doon sa loob ng 500 meters radius ay wala hong galawan yung baboy, hindi ho pwedeng ilabas. Yan ho ay nakakita natin, yung iba ho ay nailalabas ho yata at yung iba ay ayaw sumunod. Pero napakadelikado ho nitong virus. Ano ho? So, ano naman ho yung patungkol dito sa ASF? Paano ho kaya yung gagawin natin para ho mapigil itong maring mga reports na meron daw ho naglalabas din ng baboy na kontaminado na, o kaya ho ay ayaw namang sumunod doon sa mga provisions ng batas o yung mga regulasyon o order ng Bureau of Animal Industry? Yes po. In place naman na po yung
ASF checkpoint po natin, sir, i-enhance po namin, then maki-coordinate po ako kay provincial veterinary para kung ano po yung mga alam nila po na may mga ASF po, nakaanda po yung Marinduque Police Office na tumulong po para sa para ma-stop na po yung pagkalat po ng ASF po sa ating lalawigan. Okay. Opo. Chief, Colonel, ito po bang mga kapulisan po natin fully vaccinated na po? Maitanong natin ano kay Hepe. Yes sir, fully vaccinated na po ang out of 385 po na personnel namin, mayroon na lang po apat na hindi pa nababaksinan dahil mayroon silang problema at ito na rin po yung sinabi na rin po ng doctors na hindi pa pwede silang mabaksinan. So yung isa po is mayroon siyang sakit ng may heart condition. Yung isa po is hypertension, tapos yung isa is pregnant. Tapos yung isa po is religion naman po ang reason. So out of 385 po, nasa 162 na po ang naboosteran at 179 ang hindi pa po na bubusteran. Pero mayroon na po kaming schedule regarding sa pag-booster po sa aming mga personnel. Opo, at alam nyo po, kagaya po ng ipinagmamalaki natin dito, ano, ang ating speaker, ang ating maliban sa ating speaker at maliban sa ating gobernador na presidente po ng lahat ng mga gobernador sa buong Pilipinas, eh ang ating pong lalawigan ay sinasabing safest and most peaceful province across the country. Ano po? Ano po yung inyong mga, ano po ang status pala, by the way, ng peace and order situation dito po sa Marinduque? Ang base po sa aking assessment po, ang general peaceful naman po ang Marinduque, pero mayroon tayong mga naitalang crimes po na sa base sa history po noong 2021 saka 2020. Ang prevalent po dito is yung rape saka theft. So, actually, nag-decrease naman siya. Noong 2020, ang case po ng rape is 23. Ngayong 2021 po is 17. So, nag-decrease po siya ng negative 6 po yung variant. Plus, yung theft po is may 14. 14 po tayo, then 14 po sa ano. Yun lang po yung double figure na ano na tinitingnan namin para ma-lessen po ito at gagawa po kami ng intervention para ma-stop na po ito. So may instruction na rin po ako sa mga chief of police natin na magbahay-bahay at kausapin yung mga possible na gumagawa ng rape. At pinag-aralan din namin kung ano po yung magandang approach po dito sa ating lalawigan. Governor? Well, nabanggit nga ni PD yung ating sa rate, ano? At talaga pong tinututukan natin yan. At alam niyo naman po ay nakakasira po talaga ng kinabukasan yung ating naapektuhan na mga kababaihan. At maganda ho siguro, ang suggest ko ho ay tayo makipag-coordinate po mabuti dito sa ating mga barangay officials, lalo po yung ating mga lupon tagapamayapa. At siguro po ay ating pong imbitahan itong ating mga kalalakihan na nandoon sa mga ganong sitwasyon na maring pangyarihan itong iniiwasan natin na crime na incest rape, ano, at napakabigat po talaga dito sa ating mga sa mga nagiging biktima, ano. At yun na nga ho ay mga crime ho natin ay kailangan pababain at
ay mababait naman ho talaga mga tao dito sa Marinduque at talaga naman hong sumusunod na sa batas at regulasyon. Pero meron mga pa rin hong ilan na medyo nakakalimot. So, yan po yung ating pababain ng todo kasi po importante itong ating mababang crime rate para po ma-attract po natin yung maraming turista at lalo po yung mga investor. At nakikita ko naman kay PD, yung talagang kasama natin ito sa ating pag-kamit ng mga layunin natin na maging tourist destination ho itong Marinduque. So, talaga natutuwa ho kami sa pagdating ni Colonel Belchor. Apo. Colonel, kumusta naman po ang kampanya ng ating kapulisan at ng ating pamahalaan na pagdating naman po sa usapin kontra droga o illegal na droga? Ayan po, at ang action po ngayon ng Marinduque Police Provincial Office po ay mayroon na kaming coordination po sa PDEA para mapagtulungan yung mga kung may mga illegal na droga po sa ating bayan. Plus yung mga checkpoints natin sa Pantalan po, magdi-deploy po tayo ng mga personnel natin kung may mga illegal na droga na parating sa Pantalan po. Plus meron po tayo yung tinatawag na Barangay Intelligence Network na makakatulong namin na magbigay ng information kung may mga illegal o kriminalidad na nangyayari sa kanilang mga barangay. At yung barangay peacekeeping force din ng mga barangay, yun ang gusto naming i-enhance para matulungan kami. At hinihiling na rin po namin yung tulong ng komunidad. Kung mayroon po kayong naobserbahan po na illegal, andito lang po yung PNP para madaling lapitan po para sa immediate na action sa mga krimen sa ating area. Alright. At ito po, in time po ito, ano, PD, dahil malapit na, banggit nyo kanina nga, ano, na malapit na po at ito ay panahon ng election period na po, ano. Kumusta naman po yung pagpapanatili po ng maayos na election period sa lalawigan? Opo, last January 9, yung effective ng sa Ganban po, nag-set up na po tayo ng mga COMELEC checkpoint. At yung sa deployment pa ng ating mga tao sa once na nag-start na po yung election, yung mga deployment natin sa mga polling centers, nag-designate na rin po tayo ng mga personnel natin sa mga precinct. Mayroon na kaming deployment na i-prepare na po dyan at plano para sa aming deployment. Then, mayroon din po kami yung tinatawag na provincial election center para lahat po ng impormasyon regarding sa COMELEC ay may disseminate po namin sa ating mga kababayan. At sa Monday po, in-invite po namin as guest yung provincial election officer para mabigyan kami ng additional information regarding po sa COMELEC na COMELEC resolutions para sa implementation po sa ating lalawigan. Alright. Unless meron pa po kayong nais ipaabot, Governor, I guess we're good na po para kay PD. Opo. Okay, maraming salamat po PD ano sa inyo pong oras at sige po, baka may mga mensahe po kayo na nais pang iparating sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Opo, isang karangalan po na ako'y naimbita sa isang programa. Thank you very much po at welcome naman po ako dito sa ating lalawigan. Actually po, na galing din po ako sa Region 2, Quirino Province, Ilocano po,
ang aming salita doon. So, parang magkaiba po yung atmosphere namin doon kasi kabundukan dito naman malapit sa dagat. So, both extreme po ang aming lalawigan sa ating lalawigan ngayon. So, thank you very much po at ako'y at home at gusto ko nang pong magpa-honorary ng probinsya dito po sa lalawigan. With your permission po, Governor Sir. Anytime po, talaga pong gagawin natin po kayong adopted son ng Marinduque. Ano po, at nakikita ko po, Colonel, na tayo po yung magkakatulungan po tayo mabuti at nakikita ko po yung talagang sincere po kayo na atin pong ma-improve ang peace and order, makamit po natin talagang safest sa province, sa buong bansa po. At yung pong mga challenges natin, yung mga threats, ay nakikita ko po ay kayang-kaya nyo po yung bigyan ng solusyon. Of course, nandiyan naman po ang buong puwersa po ng provincial government na total support, total and full support po sa inyong PNP Marinduque. Alam ko po magiging maganda yung ating partnership at alam ko po na matutuwa po ang ating mga kababayan na kayo po ay nailagay dyan. So, very welcome po kayo at makaasa po kayo ng talagang todong tulong para po natin para po yung magampanan ng inyong katungkulan at makamit po natin ang lahat ng inyong mga goals at mga measures na kailangan po para sa ating mahal na lalawigan na Marinduque. Yan lang po. Thank you so much once again, Police Colonel Christopher Dominguez Melchor. Congratulations po sa pagkakatalaga nyo sa probinsya at good luck po sa inyo naman pong paglilingkod para sa ating mga kababayang Marinduqueño. And Governor, baka may mga nais po kayong mga huling mga paalaala para sa ating mga kababayan. Go ahead na po, Governor. Well, as usual po, binigyan natin po ng diin ulit yung bakunahan at nabanggit ko po kanina na yung sa senior citizens po ay marami pa po tayong kailangan bakunahan. Yung pong category A5, yung ating pong mga indigent population ay mga ating kababayan na medyo nahihirapan, ay kailangan na po kayong sumali doon sa bakunahan at magpabakuna na po. Napakahirap po kasi na nahahawa at nakita niyo na po pag na-quarantine ay para na po kayong nakukulong, wala naman po kayong krimen na nagagawa. At nahihirapan din man ho kayo sa buhay dahil mahihirapan din ho kayo maghanap buhay. So sa lahat naman po ng ating mga kababayan, kahit ano pong sektor, either sa public o sa privado, tayo po ay talagang mag-ingat ng todo sa COVID-19 na ito, yung Omicron variant, napakabilis yung manghawa. At yun nga po ay nakakahawa kahit na nga po yung fully vaccinated, kahit na po yung may booster, nahahawa pa rin at ang bilis yung humawa. So, ang sinasabi nga po natin, ang yung an ounce of prevention talaga ay napakalaking bagay. Huwag ho tayong magdagdag sa ating mga problema sa ating lalawigan and instead, kayo po ang maging part ng solution, hindi po yung problema. So yun lang po, keep safe at God bless all of you. Thank you so much, Governor Presbytero Velasco Jr. at sa ating Speaker Lord Alan Velasco, na lagi po nilang sinasabi, karangalan po nila ang kayo'y paglingkuran, ang ating mga kababayang Marinduqueño. By the way, special shoutout po sa lahat ng mga nanunood ngayon. Napakarami pong nagpaabot ng mga mensahe pero kulang na po tayo sa oras. Hayaan niyo po at kapag may mga pagkakataon, babatiin na lamang po natin kayo sa ilan nating mga programa. Pero bago yan, nais po nating pasalamatan si Patrol Woman Bianca Asuela kasama si Staff Sergeant Aurelia na kasama naman po ni PD sa pagbisita dito po sa ating estasyon. Gayun din po sa lahat ng aming mga kasama dito sa Marinduque News Network, Philippine Information Agency at sa lahat ng bumubuo sa team ni Governor at ni Speaker kay Attorney Jocelia at kay Tita Arlene de Galicia Reyes. Maraming salamat po sa lahat na at sa buong puwersa ng Marinduque Police Provincial Office. Magkarinigan po tayo sa darating po na Huwebes sa kaparehas na oras sa Timpilan. Ako pa rin, Romeo Matak Jr. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo.
Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa aking programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco dito sa Malinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Bwa. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.